Nagkaroon ng balasahan sa committee chairmanship ng Senado. Kasunod yan ang nangyaring palitan sa kanilang liderato. Samantala, iginit naman ni Senate President Cheese Escudero na wala siyang planong maging rubber stamp o sunod-sunuran ang Senado. Si Daniel Manalasta sa detalye. Sa lahat po ng naniwala, nagtiwala, at inihiling ko po ang inyong paumanhin kung may naabala man kami, kung may nasaktan man po kami, kung meron man po kaming naapakan ng mga paa, sana tanggapin niyo aking buong pagpapakumbabang paghingi ng tawad at sisikapin po namin na gawin lahat po ng aming makakaya para hindi man mahigitan, mapantayan man lang namin ang nagawa at nakamit ng mga nagdaang tagapangulo ng Senado at ng bagong liderato ng Senado sa ngayon. Yan ang isa sa mga naging mensahe ni Senate President Francis Cheese Escudero bagong mag-adjourn ang sesyon. Paano nga ba ang magiging estilo ng kanyang pamumuno? Ang tingin ko sa sarili ko, imbis na leader ay tulay para mapag-abot ang magkaiba tila hindi nagtutugma ng mga pananaw, opinyon at pangailangan. Ang trabaho para sa akin ng bawat leader, matulay at maitawid yun. Sa ngayon, maraming komite sa Senado ang nagkaroon ng balasahan, katulad sa Committee on Finance, Justice, Sustainable Goals at Energy. May mga bagong chairperson din sa Committee on Tourism, Urban Planning, Ethics at Public Services. Habang si dating Senate President Juan Miguel Zubiri ang hawak naman ng Senate Committee on Economic Affairs. Ayon kay Escudero, may nakadakda silang pag-uusap muna ni House Speaker Martin Romualdez. Para mapag-usapan una sa lahat, ang relasyon ng Kamara at ng Senado na sana maayos, wala nang palitan ng maanghang na salita. Doon muna siguro kami magsisimula bago namin pag-usapan yung ibang mga bagay pa. Call a spade a spade. Number one, call a spade a spade, meaning ano ba talaga gusto? Yun na lang yung tanongin natin. Pangalawa, dapat hindi maapektuhan sa kung anumang hugis, kulay o itsura ang kasalukuyang mga kapangyarihan at prerogative ng Senado. Sabi rin ni Escudero, noon pa lang tutol na siya sa subcommittee para sa tsa-tsa dahil may nakatayong committee na para rito. Kailangan maliwanagan at magkaroon ng garantiya na hindi yan magiging voting jointly. Hinggil naman sa panukalang divorce, hindi raw niya ito ipipilit sa mga kasamahan pero kung tatanungin siya, nais niyang palawakin at maging abot kaya ang annulment. Ang posisyon ko kaugnay ng divorce ay conscience at personal voto. Walang party, walang majority or minority stand dito. Personal na desisyon base sa kanika nilang paniniwala at relihiyon ang mangyayari dyan sa kada senador. At bilang tagapangulo ng Senado, wala akong balak dumiin, pabor o kontra dito. Papaano naman ngayon ang nakaumang na investigasyon hinggil sa umano'y gentleman's agreement na pinasok umano ng Duterte administration at ng China? Bakit Senator Amy, kung mag-i-hearing siya dyan, pero para sa akin, sino imbitahan mo? Secret niya eh. Sa kanya rin pamumuno, wala raw plano ang Senado na maging rubber stamp lang o maging sunod-sunuran. At ngayon siya na ang Senate President, inaasahang ding ang kanyang misis na si Hart ang mamumuno sa Senate Spouses Foundation Incorporated. Naiyak siya ng konti, nagpanik kasi parang di raw niya kaya. So, inaano ko na, wag ka magpa-pressure. Sabi ko, yung kaya lang. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.